dahil sa'yo, iyayaw o Diyos ako ay naligtas. Dahil sa'yo, pag-ibig o Diyos ako ay nabago. Di ko sukat akalain ang buhay ko'y mapuno ng pag-asa. Dahil sa'yo, ako'y naririto. Dahil sa'yo, biyaya o Diyos, ako'y naligtas. Dahil sa'yo, pag-ibig o Diyos, ako'y nagbago. Di ko sukat akalain ang buhay ko'y mapuno. Dahil sa'yo, ako'y naririto. Kay tagal kong hinana ang kapayapaan, sinubok ng lahat, ngunit di pa rin natagpuan. Nang kita'y makilala, magandang lahat, dakila ang pag-ibig mo, magpawalang hanggan. Kilala, nagbago ng lahat. Dakila ang pag-ibig mo, magpamalang hanggang. Dahil sa'yo, biyaya o Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa'yo, pag-ibig o Diyos, ako ay nagbago. Nakalain ang buhay ko'y napuno ng pag-asa. Dahil sa'yo, ako'y naririto. Di ko sukat kakalain ang buhay ko'y napuno ng pag-asa. Dahil sa'yo, ako'y naririto. Kung sukat at alain ang buhay ko'y mapuno ng pag-asa. Dahil sa Diyos, ako'y naririto. Panginoon, hanggang
Diyos ng makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig. Salamat po sa umagang ito at patuloy nga kaming sumasamba sa dakila mo pong pangalan. At sa pagkakataong ito, patuloy nga po namin nilalapit sa iyo ang magdadala ng iyong mensahe para sa amin,
Patuloy mo nga po siyang gabayan ng banal mong Espiritu Santo. Patuloy mong bigyan ng wisdom and knowledge sa iyong mga salita. At kami man na makikinig na iyong salita ay ihanda ang aming mga puso at isipan at gabay nga po ng banal na Espiritu Santo at maging kaliwanagan sa amin ang mga salita na amin pong maririnig. Pagpalain mo po kami sa umagang ito at ito pong samod dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming Panginoong Kristo Jesus. Yeah.
sa inyo po ang lahat ng pagsamba, papuri, pagdakila at pagluwalhati, O Diyos. Patuloy ka po namin aawitan sapagkat napakasarap na papurihan ang isang Diyos na katulad mo. Wala kang katulad, Panginoon. Wala po kayong katulad. Ng awit sa mundo di kaya inarawan ang kadakilaan nyo kulang ang lahat ng tuka kulang maging mga salita upang iayaw ang kabutihan nyo awit
Thank you.
You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything, I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything, I want my Bakit mayroong isang matatawag natin na disturbing phenomenon na nangyayari sa church all over the world? Maraming mga tao, yung ang ginagawa nila, they unfollow, they unfriend God. Ibig sabihin, nawawala sila ng pananalig, nawawala sila ng paniniwala, umaalis sila sa church, at yung iba galing pa nga sa napakaraming mga ministries tapos biglang nawawala sa church. May mga nawawala ng faith sa Diyos matapos madala sa church o matapos ma-so-called convert much earlier. May mga nangyayari na lumaki na sila sa church tapos umaalis pa. At may mga nawawala ng faith sa Diyos, sabi nila, na dating dedicated member or very, very dedicated church worker. Madami lalo sa mga ranks ng mga musicians and singers. At meron din sa mga pastors and leaders. Ano ang kababalaghan na nangyayari na mula sa maalab na pananalig, masiglang paglilingkod, napaka-espiritual na pumumuhay, ay bigla-biglang nawawala ng gana sa Diyos at umaalis pa sa church? Ang ating pag-aaral, pinamagatan nating unfollow, unfriend God. Talaga, i-unfollow mo, i-unfriend mo ang Diyos. At sa panunod rin natin, may mga pangunahing dahilan na mukhang nagiging sanhi ng ganitong pagtalikod ng mga tao sa kanilang pananalig sa Diyos. Mayroong mga napagod, na burnout sa sobrang ministry. Meron naman na sa kapapakain ng mga tao, kalilingkod, sila tong nagutom. Nagutom emotionally, nagutom spiritually, na sa kanilang pang-araw-araw na pagiging supermen and women, super servants of God, ang napabayaan nila o ng mga kasamahan nila o ng church, eh yung personal nilang ikabubuti, yung personal nilang well-being. Feed sila ng feed sa mga tao, teach ng teach, pero wala nagtiteach sa kanila. Pray sila ng pray for people, wala nagpe-pray for them. Turo sila ng turo, pagkatapos halos para ng balon na natutuyo, parang spring na nauubusan ng tubig, ang kanilang kaalaman, ang kanilang karunungan, hanggang they wake up one day at sinasabi nila, I want out. Ayoko na, isa na lang itong palabas, wala na akong tunay na nararamdaman, hindi na ako tunay na masaya, wala na akong kapayapaan, and yet I am made to pretend by the virtue of my office, of my ministry, na parang lahat okay, lahat ay blessed. So, dumating na ako sa saturation point. Meron naman talagang inabot na sila ng sawa sa ginagawa nila. Ang nakikita nating solusyon agad pag nangyayari ito, rest. Eat and drink. Hindi kailangang serve ka ng serve ng serve. Napakarami kasi mga tao, lumaki sila at napalaki sila sa church teaching na sobrang ginoglorify ang pagtitiis, ang pagsasakripisyo, ang pagpapabaya sa sarili sa paglilingkod sa iba, hoping, believing that God will magically restore their strength, God will magically restore their inner energies, kung wala naman silang ginagawa to obey natural law para mangyari yon. Hindi sila nagpapahinga, hindi sila nagre-retreat, wala silang nakakain na spiritual, social, intellectual, food, di natural manghihina sila kahit si ginagawa nila ay sinatawag na paglilingkod sa Diyos. Alam na alam ni Jesus na pwede mangyari yan. Kaya yung mga disciples niya,
na sobrang napapagod sa trabaho, ang daming taong dumarating, hindi na sila makapagpahinga o kumain. Ang sabi ni Jesus sa Mark 6:31, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. May mga tao may sakit, kailangan pagalingin. May mga demon possessed, kailangan palayain. Mayroong mga lungkot na lungkot, may mga nagdurusa sa kanilang mga physical ailments. Pero sabi ni Jesus, let them wait muna, tigil muna ang gawain, kayo muna ang mga workers ang magpapahinga, kakain, iinom, magre-recharge. Churches, kung ayaw natin ang ating mga workers, ang ating mga leaders, mga teachers, sobrang matuyo, matayang-tang, maiga, sobrang mawala ng energy, dapat pagpahingahin naman natin. Huwag naman nating agad-agarin kahit nakaliit-liitan nating mga bagay, dadalhin natin sa kanila, gigisingin natin, isisiksik natin sa agenda nila. Yung mga kahit naman pwede sana ay naghihintay. Minsan sobrang spoiled ang mga church workers, ina-expect nila, supermen and women, yung mga naglilingkod sa kanila na hindi na nila naaalalang pagpahingahin o kaya ay pakainin, regaluhan man lang ng konting munting oras ng bakasyon. Ang tuloy, ang nangyayari pag ang mga ganitong servants ay sobrang na-overwork at sila ay na-burnout, nawawala na lang sila sa ministry. Isa pang dahilan kaya nawawala ng faith, yung nawawala ng faith, eh nasaktan ng kapwa member o ng mga leader o sino man sa church, nasaktan ang kanilang damdamin. Pero dahil iniisip ng iba, Christian ako, leader ako, dapat nagpapatawad ako, dapat mabait pa rin ako, pero hindi naman nila talaga napaprocess, hindi sila nakakarating sa tunay na level ng pagpapatawad, kinikimkim na lang nila, naiipon, isang araw sasabog na lang yan. 1 Corinthians 11, 17-18, ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. At dapat nating aminin yan, kahit sa church. May mga pagtitipon, pagkikita na hindi nakakabuti, nakakasama. Kasi ang nagiging bunga, nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng debate, nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng conflict, ng judgment, batuhan, hindi nakakabuti. Kaya dumarating yung panahon na yung matagal nang nando sa church, wala nang madama, wala nang feelings, kundi ginagasgas na ang kanilang puso. Kaya kumisan tumitigas na rin yung puso. Solution dyan, mga kapatid. A more loving and considerate climate. At kung tutuusin talaga, ang pinaka-main na pinanggagalingan ng ganyang mga problema sa church, interpersonal relationships, batuhan, panghuhusga sa kapwa, pagtitiwalag, panlalait, nasa pulpit at nasa Bible class ang source ng problema. Kasi kung ganun ang takbo ng teaching, ng preaching, kung yun ang theology, Moses-ness, Pharisee-ness, Paul-ness, James-ness, Peter-ness, at iba pa at the expense of Jesus-ness. Kaya ang solution dyan, Jesus-ness ang ituro. Tingnan natin at suriin ang lahat ng mga spiritual communities na may mga gulo, mga awayan, pambabatuhan, paghusgahan, pagpupulis, mga panglalait, pangmamaliit, pagiwahiwalay. Ang dahilan niyan yung mga teachings na sobrang Moses-ness, kahit Paul-ness, kahit James-ness, kahit Peter-ness. Kasi ang mga taong ito ay tao, hindi sila Diyos. Si Jesus ang anak ng Diyos. So meron silang mga teachings, meron silang mga ideya, may mga personal style sila na sila-sila nga nagkakagakagalit eh. Si Paul at si Peter nga ang dalas magbakbakan ng kanilang mga style, mga diwa at mga teaching. Si James at saka si Paul, napakaraming conflict even by the apostles. Kaya dapat kahit mga turo ng mga apostles, turo ni Moses, turo ng kahit sinong propeta, padaanin yan kay Jesus sa tinatawag nating Jesus filter. Kasi si Jesus ang anak ng Diyos, siya ang may pinakamataas na pangalan sa lahat ng pangalan, siya ang may otoridad. So dapat i-test sa kanya, salain sa kanya ang lahat ng mga katuruan. Kasi ang mga katuruan ni Jesus, ang ending love, forgiveness, healing, peace, rest.
Pero pag nakinig ka sa mga turo ng napakaraming theologians, ang ending gulo, away, pagkakahiwa-hiwalay, at iyan ay nakakapagod sa bawat isa. Kaya dumarating yung panahon, pagod na ang lahat, nawawala na lang ng faith, nawawala ng energy, nawawala na sa church. Isa pang dahilan, kaya maraming mga nawawala ng faith pag tumagal, na-disappoint, na-disillusion, nagtampo, nagalit sa Diyos. Dahil sa failed expectation. Suriin nga natin kung lahat ng natututunan natin sa mga pag-aaral natin, nadidinig natin sa mga messages. Suriin nga natin kung talagang pwedeng panghawakan yun, yung ba talaga ang absolute truth of God? O meron lang particular truth yun at a moment na nasulat yung verse na yun sa mga taong bagay yung verse na yun. Pero ngayon, iba ang panahon, iba ang oras, dapat i-contextualize, claim ka ng claim, hindi nangyayari, nawawalan ka tuloy ng gana sa Diyos. Nagkakaroon ng mga shattered belief and faith about God, about God's power and God's administration of creation. Kaya si Job, nung napakabuti niya, pero ang dami pa rin nangyari sa kanila na masasakit, sabi ng asawa niya sa Job 2:9, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na para matapos na itong hirap mo, sabi nung asawa niya. Dahil ang ina-expect nila sa Diyos, puro laging mabuti lang ang matatanggap nila. Mabuti in their own terms, ha? Yung mabuti sa kanilang paningin. At hindi na sila makakatanggap ng anumang bagay na hindi mabuti sa kanilang paningin. Kasi yun ang kanilang religious belief. Psalm 22, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos. Di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. So you see, kung magsalita itong umaawit sa Psalm 22, parang kababata niya ang Diyos na nagtatampo siya pag di siya sinasagot sa oras na gusto niya, sa paraang gusto niya. Nalilimutan niya na ang Diyos ay Diyos, sasagot kung gustong sumagot, sasagot kung kailan gustong sumagot, at isasagot ang gusto niyang isagot. Pero ito, pag sinundan natin itong Psalm 22 na ito, patungo na ito sa pagtatampo sa Diyos. Patungo na sa galit sa Diyos, sa pag-unfollow at unfriend. Kasi hindi nangyayari yung gusto niya. So ano, isang maganda at malaking dapat tingnan kung bakit may mga nawawala ng pananalig? Wala o kulang na understanding sa pagkakaiba ng religion's teachings, yung mga pinagtuturo sa atin ng mga religious leaders and teachers natin, may pagkakaiba yan against God's natural law. Hindi kasi natin ina-emphasize yung natural law eh. Na Diyos din ang may gawa niyan. Hindi ka nagtrabaho, wala kang pera. Tapos hihingi ka ng himala, may natural law. Hindi ka nagtanim, wala kang aanihin. Nagpabaya sa katawan mo, magkakasakit ka kahit ka paladasal, kahit ka palabigay, kahit ka mabait. At yan ang frustration ng maraming religyoso. Ginasgas nila ang health nila, inubos nila ang pera nila, ang oras nila at lakas at buhay sa paglilingkod. Tapos bigla sila magkakasakit, nagtatampo sa Diyos. Pero ang tanong, inalagaan mo ba ang kalusugan mo? Kasama yan sa pagiging maka-Diyos. Kasi Diyos ang nagsulat ng natural law na pag napuyat ka ngayong gabi, bukas aantukin ka, wala kang energy. Pag tatlong gabi kang puyat, bababa ang iyong immune system. Pag may dumapong mikrobyo sa iyo, matatalo ka, magkakasakit ka, tapos magtatampo ka sa Diyos. Dapat natin maintindihan yon. Colossians 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. So you see, maraming teachings, maraming mga pandaraya ang tradisyon, ang relihiyon na hindi naman ayon kay Kristo. Yung ibinapap, na naniniwala sila na, ay, kahit anong gawin ko, hindi ako magkakasakit kasi Bible study teacher ako. Kahit hindi ako magtrabaho, God will provide kasi nagpapastor ako. Kahit wala ako ibang extra source of income, God will provide. Tapos nagkasakit ang anak, wala silang maipampagamot, namatay ang anak o ano, tampo sa Diyos. Kaya natin pinopromote sa mga pastor, yung doubly productive pastor. Yung pastor ka na, mayroon ka pang ibang business, may iba ka pang hanap buhay, may iba ka pang kita. Kasi bihira naman talaga na ang church ay nakakapag-provide enough o kaya more than enough sa mga workers niya.
Kaya dapat marami kang ibang pinagkakakitaan para huwag ka magtampo sa Diyos pag nagkataon na kulang ka sa pera. Kasi may natural law. Anong source mo? Maliit. Eh di maliit din ang darating sa'yo. Tapos sabihin mo, eh galing naman ako sa Diyos ako naglilingkod. Di dapat God will provide. Sino may sabi nun? Ganun ba ibig sabihin na God will provide? Nakita mo si Paul, gumagawa ng mga tent kahit siya ay nagpapastor. Nakita natin yung mga ibang kumikilo sa church na may mga iba silang business kahit sila nagpapastor para meron silang mga hanap buhay, mga ibang workers, mga musicians, meron silang mga ibang trabaho as musician para may ibang source of income. Siyempre may natural law. Maraming nagtatampo sa Diyos kasi hindi nila ginagawa yung dapat gawin at iniaasa nila sa himala. Yes, may himala, pero hindi yun ang rule. Yun ay exemption. Dapat yung rule ang sundin mo. Magtanim ka para ka umani. So lahat ng mga teachings, padaanin sa Jesus filter. Pati yung mga tungkol sa prosperity, pati yung tungkol sa mga God will provide, pati yung God will heal. Lahat yan, susunod ka pa rin sa natural law. Hindi yung pababayaan mo ang yung lungs, mai-inhale mo lahat ang chemical, ang lahat ng mga pollution, tapos ina-expect mo, i-detox yun ng Diyos magically. Kailangan may gagawin ka. So lahat ng ating paniniwala, lahat ng ating mga beliefs about God, about how God heals, padaanin sa Jesus filter. Si Jesus, sinasabihan niya nga yung mga tao na, o, hugasan mo yung mata mo, o ganitong gawin mo, o kumain ka para ka hindi magutom. Hindi niya dinadaan lagi sa himala ang mga ganyan. Laging may human participation. At ang himala ay yung kulang mo, pupunuin niyo ng Diyos, kaya may nangyayari rin. Marami kasi maglilingkod sila sa Panginoon, tapos namatay ang kanilang pamilya, namatay ang kaibigan, magtatampo sa Diyos. So, Diyos ko, di ba, naglilingkod ako sa inyo, bakit naman namatay yung aking apo, bakit naman namatay ang aking manugang? Eh, kung walang mamamatay, di napuno na ang planeta ng tao, eh, di ba, sabi ka na, talaga, kasama sa buhay, there's a time to be born and a time to die, ba't ka magtatampo kung may namatay? Dahil lang naglilingkod ka sa Diyos. Dahil lang servant ka of God. Dahil nag-donate ka ng silya, ng bubong sa church. Walang ganong usapan. Kaya kailangan malinaw ang pagkakakilala natin sa Diyos, hindi lang nakaasa doon sa mga pang-uuto ng mga religious teachers para ka magtrabaho na magtrabaho, magbigay na magbigay, uutuin ka na God will provide, God will keep you well. Tapos pag hindi yun ang nangyari, sa Diyos ka magtatampo. I-unfriend, i-unfollow mo ang Diyos. Isa pang dahilan, ay may mga nagagalit sa Diyos dahil sa nangyaring spiritual desensitization or numbness. Yung nagasgas ng espiritu na manhid na due to mindless vocalization of teachings or due to mechanical performance. Anong ibig sabihin natin? Kung minsan, kare-recite ang mga verses, katuturo ng mga nabasa lang naman sa balutan ng tinapa, hindi naman talaga na-internalize o na-intindihan, kakakanta ng kakakanta ng mga God is good. Alam mga pinagsasasabi ng mga singers sa mga spill? Na halos araw-araw, ganoon naman lagi ang spill. Bago kumanta at pagkakanta, may sasabihin mga kung ano-ano, pero yun din at yun ang laman na hindi nagbabago ang Diyos, hindi siya nawawala, hindi siya nagkukulang. Lagi yan ang mga ginagawa ng mga singers. Kauulit-kauulit, kung minsan di na nila nararamdaman. Mabuti kung nararamdaman pa rin. Tapos, pag may nangyari sa buhay nila na labas sa inaasahan, wala sa comfort zone o mahirap, nagtatampo sa Diyos. Kasi, marami tayong mga ginagawa na pagpaulit-ulit, hindi na natin nararamdaman. Parang memorized na, trabaho lang, hindi na tunay na ministry. Hebrews 10:11. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho din mga handog. Subalit na mga yun ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. So itong katotohanan na to is true in many ways. Na ang mga churches, tuwing Pasko, maasahan mo, ito ang mga messages tungkol sa Belen, tungkol sa Three Kings, tungkol sa Tala. Yung yun ang yun, taon-taon. Kaya pag 30 taon ka na member ng church, alam ko na ang mangyayari, ito ang message. Kasi paulit-ulit lang. At pag paulit-ulit, nararamdaman pa ba? The same messages tuwing Holy Week, the same messages tuwing Undas. Kaya kahit sa mga radio programs, lagi akong iniimbita pag kami undas, pag kami mga events. Ako, alam mo, nagdudugo na ang tenga ko at tenga ng listeners natin sa itatanong nyo at sasabihin ko, paulit-ulit lang, wala na ba tayo ibang pwede pag-usapan pag undas? Ganun kasi ang nangyayari sa church. Kaya yung mga iba na desensitize, wala na ng gana, wala ng excitement.
Kasi kung ano yung turo 30 years ago, eksaktong-eksakto, pati yung tuldok at koma at kolon, yung pa rin. Walang mental development, walang growth, walang pag-usad ang pananalig at paglalim sa pagkakilala sa Diyos. Kaya mga iba, natatamad na, nawawala na ng gana. At isa pa, puminsan, due to religious performance, nawawala na ang mga tao ng pag-appreciate sa mga katotohanan kasi nagiging performance na lang. Yung kahit na malungkot ka o wala ka sa mood, kakanta ka, magpe-pretend kang God is good, tatalon-talon ka na parang bola, samantalang sa loob ng puso mo, hindi yung totoo. Pag inulit mo ng inulit ang ganung mga performances, mawawala na yun ang bisa. At mamaya, gigising ka isang araw na wala ka na palang maibigay, wala ka ng gana, wala ka na nung bunga ng espiritu. At yan ang nangyayari sa sobrang public worship, public prayer, public testimony, mga public trials and shaming of sinners na pag-uusapan yung mga kasalanan nila sa harap ng buong kongregasyon, mga public healing sessions, at sobrang public and publicized giving. Kasi pag sobrang public, nagkakaroon talaga ng performance angle. Yung singer, imbes kumakanta lang siya talaga para sa Panginoon, ang iniisip niya na ngayon yung audience, kung paano niya tatatasin yung high note, paano siya bibirit, o paano niya pahihinain yung boses niya. Nagkakaroon ng performance. Kaya ang gusto ng Panginoon nga, private prayer . Para hindi mo kailangan ng isipin ang yung pronunciation, ang yung vocabulary, ang complete sentences, the agreement of your subjects and predicates. Kasi Diyos ang kausap mo, pwede kang hindi mo usalin yung salita, nagkaintindihan na kayo. And this is the problem. Ito ang mga sakit ng performance-crazed, audience-addicted, growth-driven, organized, and corporate religion. Kaya si Jesus, hindi naman natin nakitang nag-organize ng malaking rally, malaking event. Kasi mahirap maging sincere pag maraming tao. Mahirap maging spirit-filled. At mahirap magkaroon ng bunga ng espiritong kapayapaan, katahimikan. Kung ang daming taong kailangang i-control, kailangang i-please, kailangang bigyan ng ilaw, bigyan ng tunog, bigyan ng ganito, nagkakaroon ng performance angle ang pananalig, humihirap maging sincere. Many people lose faith in God because they lose faith, actually, in religion. Hindi naman dapat sa God sa religion, sa mga drama ng religion, sa mga script ng religion, sa mga regulasyones ng religion. So ang solusyon dapat, separate, isolate God from the many gods and the images of God created by religions. Even from the images of God created and projected by the ancient Israelites. Kahit sila, marami silang error sa pagpapakilala tungkol sa Diyos. Kasi kung wala ba naman silang error, kung happy ba ang Diyos sa pagpapakilala nila sa Ama, ba't ipinadala si Jesus para ituwid ang mali nilang pagpapakilala, para liwanagan ang kanilang dilim, para bigyan ng tubig ang kanilang uhaw na kaluluwa, para bigyan ng daan ang dead end ng kanilang relihiyon, para pagalingin sila sa kanilang mga spiritual diseases. So apparently, kulang ang templo, kulang ang katuruan ng kanilang mga propeta, ng mga Pharisees and teachers of the law. Kaya ipinadala si Jesus. Kaya hindi tayo din dapat completely manghawak sa mga pagpapakilala ng ancient Israel about God. Kasi nga, pagka tinignan mo yung mga pagpapakilala ng ancient Israel, parang napaka-unreasonable, napakalupit ng Diyos, napakarami niya mga whims, bigla-bigla na lang siyang magpapapatay ng mga bata, mga mabae, mga lalaki, bigla-bigla na lang siyang kakampi sa gusto niyang kampihan kahit na magkapatay-patay at magkahirap-hirap yung mga hindi kakampi nung kanyang tinatawag ng mga favored people. Dapat natin i-question ang lahat ng yan kasi hindi naman magagalit ang Diyos pag kin-question natin para mapawalan ang Diyos sa mga kulungan ng mga imahe na pinagkulungan sa Kanya ng ancient peoples. Kaya yung old, hindi na sapat. Dapat meron ng new. May new covenant. Merong new agreement. Merong new commandment. Kasi nga, nakulong ang Diyos sa mga kulungan ng imahe na ginawa ng mga ancient peoples. False gods and idols are not always just graven physical images. Pagka sinabing idols, hindi lang yun yung kahoy o bato o chok o drawing. Because false gods and idols could be ideas, teachings, doctrines that misrepresent God. And in that way, ang Israel guilty of idolatry.
hindi lang sa physical idols, kundi sa idols made of ideas, of doctrines, of teachings na hindi naman yun ang matapat na pagpapakilala sa Diyos. Jesus presented the true image of God against the distorted images misrepresented by many of ancient Israel's religious leaders. Dapat natin yan ang bigyan ng diin. Kasi nga, kung kontento ang Diyos sa pagpapakilala sa kanya ng temple, bakit pa niya sinira ang temple? At sinabi ni Jesus, magigiba ang temple na yan, walang matitira kahit isa. Kung kontento ang Diyos sa mga propeta ng Israel at mga katuruan ng mga priest, ba't ay pinadala pa si Jesus? So, dalawa ang uri ng mga imahen. Yung mga imaheng bato o kahoy o ano paman, at yung mga imahen sa loob ng utak, mga drawing tungkol sa Diyos, mga doktrina, katuruan na hindi tama o partially hindi tama. 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So clear ba yon? Si Kristo ang larawan ng Diyos. Hindi yung mga itinuturo ng temple, hindi yung mga ideya nila, si Kristo. At dahil binulag sila ng kanilang tradisyon, ng kanilang loyalty to the temple, hindi nila makita yung liwanag ng magandang balita. Ano ang magandang balita? Na ang mga batas ay kinansel na ni Jesus para wala nang guilty. At yung mga na-guilty under the law ay pinatawad na para lahat ay hindi na kailangan magbayad. Yun ang magandang balita, pero hindi nila yung makita. At hanggang ngayon, ang mga churches na sinasabing sila ay Christian churches, hati pa rin ang isang paana kay Moses, isang paana kay Jesus, isang paana sa works, isang paana sa grace, isang paana sa old, isang paana sa new. Kaya ang result, confusion. Kaya maraming nawawalan ng gana, kaya maraming tumatalikod, hindi naman dahil dapat sa Diyos yun eh, kundi dahil sa confusion ng church at sa misrepresentation ng religion. What is the true image of God? Hebrews 1:3, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So gusto mong makilala ang Diyos, tingnan mo si Jesus. Gusto mong malaman ang turo niyang totoo, tingnan mo si Jesus. O yung mga turo niyang, yun na dapat ngayon at hindi na yung dati, tingnan mo ang turo ni Jesus. Many people lose faith in religious teachings, doctrines, and claims, and promises. Kasi nga, maling application. Ang solution dyan, examine religious teachings if consistent with natural law. Iginigit natin lagi ang natural law because God is the author of natural law. So dapat una mo nang kinoconsider yon. Huwag i-override yung natural law ng mga paniniwala. Tapos yung paniniwala hindi nangyari, mawala ng gana sa Diyos. Romans 1:20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. So ang tunay na kalooban ng Diyos, inihahayag ng nature, ng natural creation, ng natural law. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Ba't ka nagdadahilan na nagtampo ka sa Diyos, hindi mo na intindihan ang Diyos, nalito ka? Una, tingnan mo muna yung nature, yung natural law, para wala ka maidahilan. Nung magdadahilan ka na, naglingkod ako ng naglingkod, tapos nagkasakit ako. Eh, inalagaan mo ba yung kalusugan? Tingnan mo muna yung natural law. Kaya sabi sa Romans 1:20, sa English lang, para madagdagan ng ating pagkakaunawa nito. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Kung nalilito ka sa mga doktrina ng mga simbahan, kung nalilito ka sa mga naglalaban-laban mga doktrina at nagyagyera-gyera ng mga katuruan, nagbabanggaan, nagkakabuhol-buhol, tumingin ka sa nature at makikita mo ang Diyos. Tingnan mo ang natural law. Kasi kahit ang iba-ibang sekta ay may iba-ibang turo tungkol sa kaligtasan, ang lahat ng mga sekta na yan mag-a-agree sa force of gravity. Ang lahat ng mga sekta na yan, lahat ng relihiyon sa mundo ay a-agree sa power ng sunshine, na sa power ng buoyancy kung bakit lumulutang ang mga barko sa dagat. Ang lahat ay a-agree sa mga powers of physics. So kung meron talagang tunay na katotohanan na lahat mag-a-agree, therefore alam mo galing yun sa Diyos, natural law.
So huwag mong banggain ang natural law dahil sa iyong mga pananalig na pinapangako sa iyo ng mga himala, ng mga relihiyon. Yes, may himala. Pero option yun ng Diyos. Hindi mo yun right. Kung binigay sa iyo yung privilege, salamat. Kung hindi binigay, huwag kang magtampo. Kahit 50 taong ka pang nililingkod sa Diyos. Respect natural law. Marami mga magkakaroon ng mga tanong, bakit naman po yung pastor namin? Bakit naman po yung sister na yon? Bakit naman po yung ganito at ganyang tao? Lingkod ng lingkod, kahit siya may sakit, kahit siya gutom. Tapos namatay pa rin, o nagkasakit pa rin, o dinapuan ng malubang karamdaman. Nag-obserba ng natural law. Diba, Diyos ang gumawa ng natural law. Disundin mo yon. That's number one rule of godliness. Obey natural law. At pagka nasunod mo na yun, tsaka mo isunod yung mga ibang religious laws. Yung mga religious laws nga, hindi ka sure lagi kung galing sa Diyos yan. Kasi dumaan na yun sa mga churches. May mga agenda. May mga kanya-kanyang mga disagreement din on the same thing. So how can you be sure? Pero yung natural law, sure ka dun. So examine religious teachings if consistent with Jesusness. John 1:14, the Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ang linaw, kay Jesus lang dumaan ang buong-buong katotohanan tungkol sa Diyos Ama na gustong ipakita sa atin at ipakilala. Hindi naman yung ang buong-buong Diyos ay na-reveal na sa atin ng Jesus. No, yung gustong i-reveal talaga ng Diyos tungkol sa Kanya, ipinareveal niya yun lahat kay Jesus. Kaya sapat na yun. Dapat si Kristo ang basihan. Colossians 1, 15 and 17, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang una sa lahat at buong sangsinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So dalawa na ang larawan ng Diyos na ipinakita niya sa atin. One is through creation and number two is through Jesus. Ngayon, yung mga religious teachings, hit and miss, may mga naituturo silang tunay na larawan ng Diyos, pero obviously maraming hindi tunay. Kaya maraming nabibigo kasi pinanghawakan nila yung hindi tunay tapos hindi nangyari sa buhay nila, sa Diyos ngayon sila magtatampo. Kaya dapat laging reviewin ang mga religious beliefs, mga religious teachings. John 1:18, kailan may wala pang taong nakakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. So dapat makilala ang Ama through Jesus. Kaya hindi masama at hindi tayo dapat ma-offend, hindi dapat mag-apologize na si Moses, si Paul, si Peter, sino man, mga Pharisees, mga Sadducees, mga priests, mga pastors, churches, denominations, Christian tradition in the last 2,000 years, etc., etc., dapat lahat yan salain kay Jesus. Because Jesus is the measure of all things. At si Jesus, pagod yung mga disciples niya, gutom, uhaw, pinagpahinga niya, hindi sinabing, kahit gutom kayo o uhaw kayo, unahin niyo muna ang ministry. Walang ganong itinuro si Jesus. Ang nagpapaturo noon, mga churches na gusto mag-exploit ng mga workers, mga churches na wala ka ng pera, yung anak mo may sakit, ipapagabot mo pero wala ka ng pera, pero kukuhanin pa rin yung pera mo para ilagay doon sa donation, para ilagay doon sa mga offerings, hindi yun ang turo ni Jesus. Importante na si Jesus ang sukatan ng lahat. Before adopting, claiming, or applying any teaching, examine its logical context. Logical ba? Kasi ang Diyos logical. Natural law requires that you be logical. So kung hindi logical, tapos ang dadaanin mo yung illogical na turo ng faith, tapos may namatay, may nasunog, may nalugi, may nasaktan, sa Diyos ka magtatampo. Before adopting, claiming, or applying any teaching, examine its cultural quirks and context. Kasi the Bible and the many verses in the Bible, they were all written in a span of thousands of years. Bawat taon, bawat century, bawat millennia or millennium, may kanya-kanyang context yan. May mga tama noong isang panahon na hindi na tama sa susunod na panahon. May mga naiibang mga patakaran, naiibang mga pamamaraan, dynamic, pati ang katotohanan at ang pag-apply niyan.
Hindi mo pwedeng ipako yung turo 3,000 years ago, i-apply mo exactly ngayon. Na itinuro yan sa three families in a little tribe in a forest. Pagkatapos ngayon sa metropolis of 16 million people, i-apply mo the same thing. No. Magkakaroon ka ng mga pagkakamali ng application niyan. Ang ending, magsasuffer yung mga taong tinuturuan at pinupwersang sumunod sa outmoded teachings o teachings na not meant to be universal. It was meant only to be for that time, for that place. O kaya, bago ka sumunod sa mga katuruan na yan, examine its author's agenda, personality and context, and general theology. Kahit nga yung mga writers dyan sa mga scriptures, may mga pagkakaiba-iba sila ng pagtingin sa isang bagay, iba-iba ng pagre-report, iba-iba kasi sila ng agenda, iba-iba ng mga lugar na pinuntahan nila mag-mission, iba-iba yung audience. Dapat nating understandin yun na merong mga ganong nuances and context na dapat igalang bago i-apply ng buong pagkabulag ang mga verses na hindi natin naiintindihan yung context at itinuro yun. So again, filter all ideas through Jesus. Be careful with teachings specifically meant for ancient Israelites. At dito napakaraming mga pagkakabisala. Israel ang kausap, Israel na may gera, Israel na merong idinedefend na mga causes nila sa panahon na yon, tapos ililipat mo yung utos sa buhay mo ngayon. So itatanong mo, ako ba yung kausap? Israelite ba ako? Ako ba yung nasa gera ngayon? Ako ba yun? Bakit ko i-claim yun eh? May specific context yung usapan na yon. So huwag angkinin, lalo kung application ay un-Jesus. O, merong mga teaching sa Old Testament. I-claim nyo yung lupain, patayin nyo ang mga bata, ang mga babae, ang mga matatandang lalaki, kunin nyo yung lupa. O ngayon, may gusto kang lupa, papatayin mo yung lahat ng tao doon para makuha mo. Pwede mo bang i-apply sa buhay mo ngayon yung katuroan na yun para sa kanila noon? Huwag angkinin, lalo kung ang application ay unkind, cruel, painful, and violent. Tapos sabi mo, eh kasi sabi ng Diyos, ikaw ba yon? Okay. Si Gideon, inutusan na tibagin niya yung mga imahen sa kanyang barangay. Ngayon, pupunta ka dun sa bahay ng may bahay. Titibagin mo yung mga imahen dun ng tiya mo, ng lola mo, hindi naman sa'yo. Tapos sabi mo, utos ng Diyos, ikaw ba si Gideon? Ikaw ba yung inutusan? Namimisappropriate eh. Usapan nila yun, sasabat-sabat ka, tapos bigla ngayon kukopyahin mo. Nagkakaroon ng unkind, cruel, and even violent application. So, tanongin ang sarili. Lalo kung ang application ay racist, sexist, exclusivist, discriminatory, sectarian, yung nagiging unkind sa ibang kapwa dahil lang sa kulay ng kanilang balat o dahil sa kanilang kasarian o dahil sobra kang nagiging exclusive, nagdi-discriminate, o kaya sectarian, yun na lang sekta mo ang laging tama, mali lahat ang iba, manuri naman. Huwag naman bulag na lunukin yan kasi ang magiging application yan, un-Jesus, unkind, cruel. So believe in and ask for miracles. Yes, we believe in that. But do not automatically appropriate promises given to specific persons, but not directly to you. Yes, sa Bible may mga taong pinangakuha ng Diyos ng mirakulo, pero ikaw ba yung kausap? Pinangako ba sa'yo? Pwede mo namang i-claim. Hindi, wala namang may pigil sa'yo. Pero huwag mong asahan 100% na mag-a-apply yun sa'yo. Kasi hindi ko yung tunay na kausap. Ngayon, kung in-apply mo sa sarili mo and it works, salamat sa Diyos. Pero pagka hindi, huwag kang magtampo kasi hindi naman sa'yo binigay. Believe in and ask for miracles, but do not automatically appropriate promises given in specific context, not corresponding to your context and situation. Hebrews 2:4, ang mga kaloob ng Espiritu Santo ay pinamamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. So, bahalang ang Espiritu Santo na magkaloob. Kung pinagkalooban ka, salamat. Pagka hindi, huwag kang magtampo. Mark 9:28, nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas sa masamang espiritong yon? So kahit sila, hindi nila napalayas, disciples na sila. So kung hindi ka mapalayas, huwag kang magtampo. Meron talaga mga bagay na hindi natin alam at saka hindi blanket yung promise that it will happen to everyone, every time, everywhere, in every situation. Most people who get disappointed with God only receive false promises kasi. And they are clinging to false promises. O kaya a false
and a wrong interpretation of those promise and promises. Kaya tuloy sila nabibigo. Do not expect to automatically receive the promises of Yahweh given to some ancient Israelites kasi hindi naman ikaw yung Israelite na yun. Deuteronomy 4:1, ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tungtuning itinuturo ko sa inyo. Eh, nakikibasa ka ng Deuteronomy, tanong, Israelite ka ba? Kung hindi, di hindi ikaw yung kausap dyan. Bakit mo i-claim lahat yung promise dyan? Bakit mo i-implement sa buhay mo at sa buhay ng iba lahat ang utos dyan? Pwede mong gawin yon, ha? Pwede naman. Kung napadaan mo sa Jesus filter at papasa sa Jesus filter, very Jesus-ness ang application, pwede. Pero kung un-Jesus ang magiging application, unkind, unloving, alam na natin lahat yung un-Jesus, eh, hindi ka naman obligado na i-implement dyan kasi hindi naman ikaw yung Israelite na kausap. Do not expect to automatically receive the promises of Jesus even to His original disciples and hearers. Kasi may mga promises sa pangkanila lang, sa oras na yon, sa sitwasyon na yon. Again, hindi ka naman pinipigil na i-claim mo yan by faith. Pero pagka hindi nangyari sa'yo, huwag kang magtampo. Ngayon, pag nangyari, di pasalamat ka, at least nag-apply sa'yo. Pero walang promise na a-apply yun sa'yo 100%. Do not always make God fit your logic. Isa pa yan. Sa mga nagtatampo sa Diyos, nagagalit sa Diyos, nag-unfollow, nag-unfriend, kasi hindi nag-fit o nagkasya o nagswak yung Diyos sa expectation nila, sa intelligence nila, sa logic nila. But Isaiah 55:8-9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So remember, when you disagree with God, bow ka na lang. Huwag ka na mag-disagree, hindi naman ikaw ang Diyos eh. When you disagree with what's happening in your life, imbesisihin mo ang Diyos at magtampo ka sa Diyos, una mong suriin, tama ba ang itinuro sa'yo ng relihiyon mo? Pangalawa, tama ba ang interpretation? Pangatlo, tama ba ang application? At pang-apat, ano naman ang karapatan mo na obligahin ang Diyos to make things happen your way, to suit you? Lumagay tayo sa lugar para hindi tayo magtampo at hindi tayo magalit sa Diyos. Kahit ano pa ang mangyayari, Diyos ang tama. Kung magkaiba ang ating pananaw at pananaw ng Diyos, Diyos ang tama. Kung ang nangyari sa ating buhay na pinayagan ng Diyos ay ayaw natin, pero pinayagan ng Diyos, Diyos pa rin ang tama. Yun ang ibig sabihin ng faith. May context ang lahat. Hindi pwedeng i-apply mo sa buhay mo yung mga matatandang katuruan, tapos yung mga elemento naman nung panahon na yun na itinuro yun ay wala sa elemento ng buhay mo ngayon, magkakaroon yan ng dissonance, merong lihis, hindi magsuswak, you will be disappointed. 1 Corinthians 14:34, ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi pinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Now, ano to? Jesusness ba to? No. This is Paulness. Si Paul ang nagsasabi at may context sa Corinth. Yung church mo ba, Corinth? Pagka hindi, edi hindi ikaw ang kausap. So, yung mga babae ba sa church mo ay mga babae sa Corinth nung panahon yun? Hindi. Di ibig sabihin, hindi naman silang kausap nito. So, ano ang context? Ba't sinabi to ni Paul? Hindi natin alam ang exact reason, pero maaring ang mga babae sa Corinth church na yan ay mga mahilig manggulo. O may mga specific babae dyan na mahilig manggulo. O kaya lahat sila mahilig manggulo. At kilala sila ni Paul personally, kaya binawalan. Pero ito sa church sa Corinth ibinigay, hindi naman ito ibinigay sa church sa Ephesus. Hindi naman ito ibinigay sa church halimbawa sa Thessalonica. Hindi naman ibinigay sa ibang churches, sa church sa Baliwag, sa church sa Paumbong, sa church sa Baknotan. Hindi naman na, sa Corinth, diba? So ba't mo i-apply blindly, fully, exactly? Kailangan tingnan mo yung context. Kaya marami mga churches ngayon, hindi nila alam. Ang kanila yung pinaglalaban sobra, Pauline. Pati haba ng buhok ng babae, pati isusuot ng lalaki, ang dami-daming regulasyon. Pero ibinigay ni Paul yung mga regulasyon na yun sa specific churches that he wrote to. Ang tanong, sa inyo ba sinulat yan?
Ba't mo i-apply ng buong-buo? Ngayon, kung yung application niya will be according to the teachings of Jesus, loving, nakakapagbigay ng kaayusan, nakakapagpalaya, nakakabigay ng kapahingahan, edi i-apply, good. Pero kung magiging application niya na ilalabag na sa kalooban ni Jesus, sa katuruan ni Jesus, kaya may Jesus filter, salain. At si Jesus ang dapat manaig at mangibabaw. Now many people lose faith in God because they lose faith in religious personages, religious leaders, religious teachers, religious personalities. Kaya sabi ng Hebrews 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Kung nawalan ka ng gana sa isang leader o teacher, ihiwalay mo yun sa Diyos. Huwag kang sa Diyos mawala ng gana. 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Very powerful words. Sabi niya, ginigiba namin ang lahat ng argumento at lahat ng mga pagkukunwari na lumalaban sa tunay na karunungan tungkol sa Diyos. Binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Sabi ng Tagalog version. So lahat pasunurin kay Kristo. Lahat ng kaisipan iayon kay Kristo. Lahat ng kaisipan, katuruan ng sino mang tao nagsulat sa Bible, kailangang bihagin at pasunurin kay Kristo. The Jesus filter. Jesusness ang dapat mangibabaw. At pagkaya ng pinangibabaw natin, napakalaking mababawas, mawawala o baka mawala lahat yung mga unnecessary na pagtatampo sa Diyos, pagkawalang gana, pagka-dry, yung pagiging ubus na ang energy, kasi si Jesus lagi nagbibigay ng rest. Lagi siya nagbibigay ng panahon para ang tao ay kumain, uminom, magsaya, magpahinga. So bago i-unfollow o i-unfriend ang God, review the soundness of your theology. Baka humawa ka sa pangakong hindi naman sa iyo ipinangako, o mali ang pag-apply ng pangako, o ikaw ang nag-presume na pwede mong i-claim yung pangako na yun at kung hindi natupad, nagtampo ka pa. Kasi baka na-disappoint, nagtampo, nagalit, o nawala ng gana o tiwala sa Diyos dahil sa maling pagkaalam at paniniwala. Ito ang problema sa theology-crazed religion. Yung pinag-aaralan at itinuturo ang may likha na parang Lego, kinakalas-kalas, binubula-bulat-lat, dinidisassemble, nire-reassemble sa mga discussion, sa mga Bible studies, sa mga theology classes. And when the divine is over-scrutinized through the lenses of just human philosophy, the mystery is lost. Ang Diyos ay mahiwaga. Pag sinolve mo lahat yung hiwaga, hindi mo naman magagawa. So, magpe-pretend ka na solve mo. I-invento ka ng mga solution para lang masabing na solve, pero mawawala ang hiwaga ng Diyos. Ang Diyos ay mahiwaga, mataas. Pagpilit mong ibinaba sa lupa para mo bulat-latin, pakialaman at alamin ang buong buo ayon sa iyong curiosity, nawawala ang mystery at nawawala yung power ng pananalig. Pagka ang Diyos ay sobra mong pinag-aralan, hindi naman natin kaya. Ang mangyayari lang, yung kataas-taas na Diyos, ibababa natin para natin maabot, edi hindi na siya mataas. Pipilitin nating unawain para lang tayo masatisfy, pero pag naunawaan mo na siya, hindi na siya above you, equal mo na, or under you pa, kasi naunawaan mo. So, hayaan ng Diyos na manatiling mahiwaga. Ang problema kasi sa church in the last 2,000 years, sumobra ang pagte-theologize. Sumobra ang pag-aaral. Ay, ang pinag-aaralan na ay ang mga human ideas. Yung mga kung ano-ano, mga isim na yan na pinag-aaralan sa mga seminaryo. Mga terminology na inimbento ng mga tao para ilagay sa mga sisidlan nila ang Diyos. Mga sisidlan na iba-iba ang korte. Kaya iba-ibang theologians, iba-iba ang Diyos na nagsusuwak doon. Iba-iba ang korte ng utak ng mga theologians. So, ibang-iba ang korte ng Diyos na ipinapakilala nila sa mga tao. Na-overstudy. Na-over-theologize. When the mystery is lost, God is reduced to being humanized. Dapat yung humans ang ma-divinize, hindi yung divine ang ma-humanize. But God is reduced to being anthropomorphized, pinagmumukhang tao, ginagawang tao. Therefore, God is reduced to being trivialized and limited
like humans. When God is reduced to being just a superhuman, sooner or later, faith crumbles and dissipates. Pag pinababa mo ang Diyos sa langit, patungo sa iyong laboratorio, sa iyong classroom, para mo siya kalkalin, i-overstudy, usyosohin, yung sarili mong pananalig ang maya-maya ay mawawala na at ikaw ang malulugi. Numbers 23:19, God is not human, not a human being. So tigilan natin ang pagpapababa sa Diyos para lang masatisfy lahat ang kagustuhan nating maintindihan. Pag naintindihan mo na lahat, the mystery, the power is gone. Well, hindi mo rin naman talaga maiintindihan lahat eh. Pero pag nag-pretend kang naiintindihan mo at nag-pretend kang kaya mong i-explain ng Diyos, you reduce God to being just human. Make sure you surely understand, you really understand, and that you stand in God's holy ground and not on religion's presumptuous teachings. Ang tinutungtungan mo ba ay yung tunay na banal na dako ng Diyos? O ang tinutungtungan mo yung mga inimbentong theologies lang ng mga tao? Religion has always been notorious for misrepresenting God. Benefit from religion's good work, kasi marami namang good work ang religion, but know God in very personal, intimate ways. Huwag mo lang iasa sa mga theologian, sa mga preachers, sa mga teachers, ang pagkakaunawa mo at pagkakilala sa Diyos. Kailangan magkaroon ka ng personal search, personal na paghahanap, personal prayer. Kasi bawat tao, pagkakalooban ng Diyos ang pagkaunawa kung maghahanap. Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts." Search for God personally. Seek and you will find. Do not always define God, expect from God, deal with God through official religious theology. Para di ka mabigo, magtampo, mag-unfollow, o mag-unfriend sa Creator. Yung hindi mo naintindihan, hayaan mo doon, huwag mo na lang intindihin. Maintindihan mo mat hindi yung katotohanan ng Diyos ay hindi magbabago. Ngayon, kung may ipinapaunawa sa'yo, salamat. Pero kahit yung pag-unawa mo, lagi mong tanungin, lagi mo i-question. Kasi yung truth will never be angry at being asked. Dapat kino-question. At lalo na kung ang pinaniniwalaan natin ay nagli-lead sa sobrang expectation, sa pagtatampo at pagkagalit tuloy sa Diyos, well, question your belief. Question your religious stand, not God. God bless us all. Diyos Ama, salamat po sa pagyakap mo sa amin sa panahong ito. Salamat sa aming pastor at ang mensahe sa amin. Sa mga nais mag-unfollow, unfriend, dahil sa maling katuruan na religion, guide us to practice Jesusness while searching for God personally. Palakasin mo po ang pagmamahal, kindness, forgiveness na itinuturo ni Jesus. Sa aming pagbabalik ng biyaya na binigay niyo sa amin, tanggapin niyo po ang aming mga haing handog, mga ikapu, pasasalamat, nawa po ay malugod kayo. In Jesus' name we pray. Upang salita niyo ay palaganapin, at
good. Life can be so hard, never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in Amang banal na nasa langit, marami pong salamat. At muli na naman po kaming nakasamba sa iyo, na napapurihan ka at naluwalhati ang dakilang pangalan, Panginoon. Lord, salamat po sa mga salita na itinanim mo sa aming mga puso, Panginoon, na magiging gabay namin sa buong sanglinggong darating, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming inaaruga, at patuloy mo kaming pinagpapala, Panginoon. Salamat pong muli, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala mo na minsan ay nagkukulang kami upang maibalik sa iyo, Panginoon.
Pero Lord God, because you love us so much, you continue to bless us, O God. You continue to be in our lives every day, Father. Mga kapatid, naway maranasan natin ang kapayapaan na nagmumula lamang sa ating Diyos na si Jesus. Naway magkaroon tayo ng kapayapaan, ng kaluwalhatian, ng kanyang pangalan sa ating pang-araw-araw na buhay. Salamat po at sa iyo po ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.